Hello, October! For us home bakers, talagang bare months ang peak natin. No? At ang pinaka-busy talaga natin ay December. So ito na yung time na halos wala na tayong tulog at pahinga. So saludo ako sa mga katulad natin na may trabaho na rumaraket pa aside sa mga responsibilities sa pamilya at sa household. Kaya let's all applaud our hard work, perseverance, and commitment. Iba talaga kayo, guys. Hey. In relation to our businesses as home bakers, yes, we are hardworking. But kumikita ba tayo? Nag-ROI ba sa mga ventables natin? Worth it ba yung pagod natin? Most of the time, our concern is to make our product perfect. So, nothing wrong with that naman. And that we should aim for perfection, no? But nakakalimutan kasi natin yung isa pang importanteng aspect ng ating business. And that is accounting. So yes, I know medyo allergic yung karamihan sa atin dito. Math eh. Diba? Pero wala tayong magagawa kasi we really need to learn this whether we like it or not for the sake of our business. So, alam niyo naman, dito sa TBA, we don't just stop at cooking and baking classes. We support these classes by supplementing them with business basics, marketing, branding, food photography, and now accounting. O, diba? Saan pa kayo, guys? So anyway, let's introduce our guest for tonight, and she will help us look at accounting in a different light. She's a certified public accountant and currently serving at the Office of the President, co-owner of Our Creations Media Productions, and a mom of three boys. So let's all give a warm bailiwick welcome to Miss Belle Reyes. Hello, good evening, everyone. Good evening, Miss Grace. Good evening, Miss Belle. Kamusta ka? Feeling parang okay. Looking fresh, ah. Fresh tayo. Yeah, just get from work din lang. Oh, ayan, alam mo, busy ka. Thank you at nandito ka sa ating live session today. Ayan, check natin yung ano, ang dami nating mga viewers for tonight. And I'm sure gusto nilang malaman kung ano nga ba itong accounting na to. At bakit nga ba siya importanteng matutunan. So, bakit nga ba, Miss Belle? No, you know, Ma'am Grace, tsaka viewers natin, if you're doing business talaga, you must learn accounting. Not really the full doctrine of accounting kasi masyadong broad yun. Pero you have to know the essence of accounting. Because, let's put it simply like this, if blood is to your body, accounting is to your business. So, ganun siya ka-importante. Kung titingnan natin, ano ba yung blood? Blood, ano ginagawa ng blood sa katawan natin? It makes everything work. The blood flows into your body to bring everything it needs so it can work properly yung body parts natin. And if everything is working properly in our body, we are in good health. And if hindi nare-reach ng blood yung body natin, hindi siya magpa-function properly. At minsan magpa-fail pa talaga siya. So ganun din sa business. It is the same in your businesses. Accounting is the blood, and yung body parts and body organs, ito yung mga sectors ng business mo. Like yung sales, the marketing, administration, risk management, all that, all those departments. Accounting supplies all information that each needs para makapag-function fully ang bawat sectors or departments ng business mo. Without accounting, pwede pa naman kumilos yung each department. Pero malaki yung chance na mag-fail siya or hindi niya ma-achieve yung maximum success na kaya is i-achieve nung department na yon. So ano nangyayari? Tumataas yung risk. Tapos bumababa yung accuracy pag wala kayong accounting. Now ngayon, sasabihin mo, nasan ako doon? So ayan yung accounting important niya. Asan ako doon? Now I tell you are the heart. You are the one that pumps the blood. So ikaw yung owner, you have the control. You have to control your business. So you may control on how the accounting information will flow into your business. And so you should know how to do accounting. So para alam mo yung, alam ko anong information ang kailangan ng bawat department mo para ma-achieve mo yung ano yung success sa business mo. So yun yung importance ng accounting sa business natin.
Yun, where the heart pala. Yes, yes, Miss Grace. Oo, grabe, pang Miss Universe. Ah. May ganun. So, ganun siya ka-importante, no, guys? So, kailangan talaga na pag-aralan tong accounting na to, whether you like it or not nga. Kasi nga, sabi nga, diba, naalala ko, sabi ni Chef Joey, paano ka naman magbibilang ng mga million-millions mo kung hindi ka marunong ng math, di ba? Tama, Miss Grace. Oo, yan. So, ano ba yung mga common mistakes yung na nagagawa ng mga small businesses? Ayun, syempre, yun nga, Ma'am Grace, if you're not doing accounting, isang yung mistake, as in not doing accounting properly or not doing accounting at all. So, alam naman natin yun. Sabi natin kanina kung gano'ng ka-importante yung accounting. So, not doing it, isang mistake talaga yon. And another, if you are not understanding accounting, well, of course, you can hire an accountant or an accounting firm kung kaya mo naman siya. Pero you have to be in control as the owner. You don't build a business, diba? Then just let anyone manage it. So, accountants will just do the accounting part. And it ends there. Ikaw naman yung owner na you have to know din yung ginagawa ng accountant mo. Kasi you have to ensure that everything is in order. And in order to do that, you have to know ano ba yung order na tinatawag, ano ba yung proper. So you have to learn then yung accounting, yung ginagawa ng accountant mo if you will hire an accountant. Mm-hmm. And another mistake then na nakikita ko is yung ibang business, you just do accounting for compliance lang. Kasi kailangan ko magpasa ng tax, kailangan hinihingi ito ng SEC, ng DTI, ng LGUs natin. If you're doing lang yon for that purpose, you're missing a lot. Kasi more than that pa ang function ng accounting. So, kasi you have to, meron kayong mga transactions. You have to read it. You have to read the transactions. You have to read the reports. And you have to know and understand anong purpose nun. Hindi lang siya for compliance. It's for many things. So, yun. Yun yung mga mistakes natin sa small businesses natin. Correct. So you really need to understand, no? Hindi naman kasi, parang sabi mo nga kanina, you hired someone, your accountant, to do it for you. Pero wag mong ipapaubaya lahat sa kanya. Kasi hanggang doon nga lang siya sa reporting, ganyan. Pero, sa compliance nga. Pero you have to understand para makapag-decide ka ng tama para doon sa business mo. Diba? So kung kaya pa ba or hindi na, 'di ba? Minsan kasi go lang naman tayo ng go eh. Pero kung titingnan mo yung ninyo, ang tawag doon, yung books ninyo. hindi na pala kaya, 'di ba? So you have to understand. So yung mga paglalag ng mga entries, yan pwede sa accounting. Pero you have to understand the reports din, di ba? Yes. Mm-hmm. Yeah. So, paano nga ba namin dapat tinatrack yung mga expenses natin at mga kita? Yes. As an accountant, syempre, ang masasabi ko, kailangan mag-record kayo. So, you have to, kasi tracking is the simplest purpose ng accounting. And how do you do that? You record every transaction in your business. Simula sa umpisa na mag-start ka ng business, you have to record every accountable transaction. So isa pa yun yung term na accountable transaction. Dapat alam mo, ano ibig sabihin ng accountable transaction? Doon mo aaralin kung ano lang yung dapat i-record, ano yung hindi. Kung ano yung makaka-apekto sa business mo, ano yung hindi. Kaya important na you have to learn accounting kasi it's part of it. So yun, kailangan mo siyang i-record para malaman mo kung ano yung pumapasok at malabas sa business mo. And another thing, you have to notice na hindi porket may cash ka sa bank, ibig sabihin kumikita ka. Not all the time ganun. So babalik ka pa rin sa accounting yun, sa transaction recording mo. So hindi rin naman sinasabi mo na pagka konti yung pera mo, nalulugi ka. Hindi rin siya nag-equate na ganun. Hindi siya ganun. So kaya kailangan mong maantindihan yung how accounting flows para makikita mo kung talagang yung expenses at kita mo, ma-monitor mo at malaman kung kumikita ka ba talaga. Mm-mm, correct.
So yung ano, every transaction, ire-record natin yan. So medyo time-consuming siya, no? Sa umpisa. Medyo time-consuming siya. Kasi nga, itong mga, ano natin, mga students natin dito sa The Bailiwick Academy, they're just baking, cooking, tapos nun sell na agad, diba? Pero yun nga, yung nakakaligtaan natin, yung mag-record. So lahat ng mga resibo, ng mga pinagbilhan natin, at saka yung mga perang pumapasok na ano sa bank accounts natin, yung kung bank deposit man yan or cash na binigay sa iyo ng customer, so lahat yan dapat naka-record. So meron ka dapat na cash flow, 'di ba? Na ano mo document naka, it's either you're using a software or naka-Excel siya. Basta i-record mo. Importante na i-record siya para malaman mo kung kumikita ba talaga. Diba? Yes, Miss Chris. And yung sabi mo nga, Miss Chris, time-consuming. Lalo na kung ano, diba, busy ka, naka-file lang doon yung mga receipts mo. Mm-mm. Hindi mo siya na-record. Lalo yung time-consuming, pag bulk mo siya i-record. Pero kung it will help, kung halimbawa, bumili ka ngayon, you have, mag-log ka na. So, mas madali siya matatrack. One at a time. Oo, correct. Yung iba kasi at the end of the month pa eh, no? Mm-hmm. Na ano, na nare-record nila. So, tama nga, na kapag andami na kasi, andami na nakatambak, so parang nakakatamad na mag-record. Yes. Kapag ganun, di ba? Andami-dami mo nang gagawin. Pero tama ka, Miss Bell, na ano, mas maganda na pagka-transact mo, naka-record na agad, di ba? Mm-hmm. Para ano, mas madali, matapos na. Yan, sabi nga ni ano, Miss Aileen, opo, tapos andami na, saka yung iba di na mabasa. O, kasi yung iba nabubura, no? Sa, ano, yes, sa thermal paper. Pero kaya yung practice sa accounting, yung photocopy, kasi sa, yung photocopy, hindi masyado nabubura, medyo matagal. Oo, correct. Pero medyo pini-face out na po yun eh, yung nabubura na papel. Mm-mm. At talaga, yung ano, yung thermal, yes, face out na. Bihira na yung may ganun. Okay. Ayun. Kaya pag ano, pag bumibili ako, laging ano eh, pinipicturan ko. Pinipicturan ko siya. Yung ano, I'm using an app na pang-scan. Mm-hmm. So, yun. Pagkabili, dun na. Para diretso na. Diba? Maganda din yun, Miss Grace. Yung may digital ano ka, file ka ng mga transactions. Mm-hmm. Meron kang babalikan. Diba? Kasi minsan nawawala na. Hindi ko na alam kung saan ko na nalagay. May mga ganun eh. Yan. Si Miss Steph, do we need an accountant even if busy namin? Even if ang biz namin ay napaka-small? Actually, hindi po. Kasi if you learn the basic of accounting, kaya mo yun gawin. Mm-mm. You can start with that. Then syempre, pag lumaki na yung business mo, medyo mas marami na yung transaction at magiging busy ka na strategizing, di ba? So, doon ka kumuha ng accountant. Pero kung nag-start ka pa lang, you can do it. Really, we can teach na yun naman, di ba? Yes. Kaya nga, meron tayo nitong, ano, kaya nga, sinama na natin siya dito sa ating Food Trailer Fundamentals, di ba? Para turuan kayo na mag, ano, accounting sa sarili ninyo, di ba? So, yes. Tapos kung, ano, marunong na kayo, tapos na you hired an accountant, alam niyo yung pasikot-sikot, di ba? Yes. Hindi kayo maloloko. Yes. Oo. So, ang ganda nga na ano, nasinama na natin to dito sa ano natin, sa program natin na Food Trailer Fundamentals para kompleto na, di ba? So, ito ang dami nating natutunan dito ngayon kay ano, kay Miss Bell. If you have any questions pala, guys, just type it in the comment section. Yan. So, itong ano, yung Food Trailer Fundamentals natin, Build and Grow Your Food Trailer Business. It's still ongoing, guys. Ang start ng class natin is on October 8. Okay? So, October 8 yung start natin. And we have guested a lot of speakers na. So, itong session natin ngayon is parang patikim. Patikim lang muna sa kanila kasi si Miss Bell yung
magtuturo sa inyo ng accounting for non-accountants dito sa ating Food Trailer Fundamentals. And after ng class na to, mahal nyo na yung accounting. Diba? Yes. Oh, nagkaroon kami ng short session ng ng class kung how is Miss Bell going to teach this class. And sobrang ang dami namin natutunan doon pa lang sa sa pa-sample kay from Miss Bell. And I hope na lahat ng mga students namin dito sa Food Trailer Fundamentals ay matuto mag-account na nung mga nila para dito sa business nila, 'di ba? Siguradong makakatulong sa inyo. So for the past weeks, no, we have guested some of our speakers na kasama sa Food Trailer Fundamentals. So here so you will get to know them and hope may mga valuable tips kayong makuha. Yung mga nakaraan na nagawa natin, we had Mr. Paulo Tibig, Miss Angel Martinez, Chef Eli Salar, and now lang si si Miss Bell. So, we just want to show you na siksik yung ating Food Trailer Fundamentals course, and we left no stone unturned to make your food trailer business easy and a sure hit. So, guys, open pa yung ating enrollment for the Food Trailer Fundamentals, and we are so excited dahil we'll be having our first day of classes on October 8th with none other than Mr. Paulo Tibig at the helm. Okay, so yan. So guys, let's just have a recap of what we're going to discuss dito sa ating Food Trailer Fundamentals. Saan na ba yung ating dyan? Pa-slide natin. Okay. So yan. So we have the starter package. We have 10 modules. That's for module 1 is entrepreneur mindset, then branding 101, mobile basics photography, business basics and growth, food preparation with Chef Eli Salar, marketing and sales with Sir Miguel Campaner, accounting for non-accountants, yan kay Miss Bell Reyes. Legal contracts and tax obligations. Sinama na rin namin yan para wala na kayong problema, guys. Tapos ang business model canvas and business plan crafting. And then, last is business plan presentation and critiquing. O, di ba? Yan. So, lahat ng yan, it will be done via Zoom. After nito, kung interested kayong mag-upgrade, kasi yung iba gustong starter muna, tapos nun they will upgrade to the premium and comprehensive packages wherein kasama na yung food trailer, di ba? So yun, so meron din kaming ganon na may kasama ng food trailer, and then sino ba yung susunod? Food trailer, and then marketing support. Tapos sa comprehensive naman, nandun yung everything in starter and premium. So kasama na yung food trailer, accounting services, marketing support, and then legal assistance. O, diba? So complete package na to, guys. Wala na kayong hahanapin pa. So pwedeng yung tinatanong ng iba, pwede bang starter lang muna, tapos nun mag-upgrade ako later. So pwedeng-pwede. Pwede siya, guys, na mag-upgrade. So, if ever you decide na, okay, game na, ready na ako, gusto ko na talaga magkaroon ng food trailer, ayan, gusto ko na mag-upgrade. So, pwede kayong mag-upgrade to premium or comprehensive. So, tapos yung iba naman, nagtatanong sila na, what if gusto lang nila ng marketing support? Yan, pwede rin naman na marketing support lang yung gusto ninyong i-avail sa services namin. Kasi nga, itong marketing support, accounting services, and legal assistance, it will be under Parasa Digital Business Solutions Inc. na, diba? So, we offer those services as an add-on para doon sa mga gustong yun lang muna yung gusto. Yung mga hindi pa ready sa mismong food trailer. So, pwede rin yun, guys, na marketing lang yung i-avail ninyo as add-on. Yan. Okay? So, guys, yung starter package natin,
Naka 40,000 na siya ngayon kasi we reached the required number na. So naka 40,000 na siya ngayon, and then pag na-reach pa natin yung ano on the 21st to 30th student, magiging 45,000 na siya. So magpa-price increase na naman 'yan. So wag niyo na antayin na mag-price increase na naman bago kayo mag-enroll, okay? So meron naman tayong mga installment plans, and it's available via GCredit, Bilis, and direct deposits. So pwede rin siyang credit card. So yung iba naka ano, naka installment plans na 'yan. And I'm looking forward dun sa first class namin on October 8, 'di ba? Yan, so mga ano food trailer students natin, nandito ba sila? Parang check ko nga yung sa comments. Ayun, nandito pala si Miss Ali. Hi Miss Ali, Miss Marilu, Miss Karina. Good evening. Ayan. Good evening po sa inyo, Miss Maria. Ayan. Nandito rin pala kayo. Good evening po. See you sa ano October 8, yung mga food trailer students natin. See you on October 8. Yung time natin sa October 8 is 2 p.m. to 6 p.m. Yan. So, you'll receive the Zoom link via email. Okay? And other reminders. Isisend rin namin sa email ninyo. Yan. Okay. A question pala nito from Miss Maria. May step-by-step instructions po sa accounting class? Yes po. Meron tayo ng basic accounting. So, as in yung simula sa ano ba yung debit credit, then how do you do the entry for every type of account, kung asset man yan, liabilities, equity, paano siya i-entry, meron po tayo doon. Yun. May pa-assignment ka yata? May pa-quiz ka ba? Opo, meron tayong mga practice natin dyan para ma-test ng skills accounting. Oo, correct. Yan. Tapos nun yung ano, syempre hindi mo naman makukuha yun na agad-agad ng isang baksakan lang, no? And good thing that it's the class is recorded para pwede ninyong balik-balikan. Kasi kung hindi, mapapaos na si Miss Bell. Saka kapaulit-ulit. So buti na lang recorded yung ano, yung class natin. So doon yun naman pwede yung ano, balik-balikan yung ano, yung lessons. So magkakaroon nga ng ano exercises paano mag anong tawag doon, entry, mag-enter ng ano ng data doon sa ano debit credit na ganyan. Okay, tapos nun, tapos may pa-assignment. So may exercises, may pa-games ka pa yata eh. Tapos nun, ano, meron tayong pa-assignment sa kanila, 'di ba? Para ma-practice sila dun sa gagawin nilang ano para sa kanilang business. Yan. So yun, it's one of the mga assignment nila na isasubmit sa iyo. Ikaw ba magche-check, Miss Bell? Yes po, pero bigyan natin sila ng answer key para meron silang Yeah, and then you will explain naman kung bakit yes, naging ganon, di ba? Yes, po, explain natin. So, yan. Okay. So, from mysteries, ano po ba ang basic na need matrack? How and where do we start? Parang ano na to, ma'am? Ando siya sa, kasama siya sa class kasama natin. Kasama na ba siya? So, okay. Kasama siya sa class natin. So, kasi mag-start talaga tayo sa kung ano ba yung tinatawag natin accountable transactions. Ano natin madedetermine ano ba yung i-record natin. Yun. So kasama na siya dun sa ano sa class natin, and matututunan niyo 'yan kapag nag-enroll kayo dito sa ano sa class natin. Yan si Miss Annalyn, ayan student na rin natin to for food trailer. Practice na po tayo mag-recording sa columnar. Thanks Bailiwick for this accounting training by Miss Jobel Reyes. Let's all listen very well. Yes. Oo. Yes. Oo, correct ka dyan. Miss Annalyn, we'll see you on October 8, ha? Yan. Ayan. We're expecting yung lahat ng mga students natin present on that day. Tsaka walang iwanan to, guys, ha? dapat a-attendan nyo lahat. Okay. May pa-preview po ba? Ay, okay.
So, pa-brief yun natin yung ano ating food trailer fundamentals class para may idea kayo on ano kasama. Ba sa 8 to 5 na routine? Gusto mo bang magkaroon ng business after retirement? Do you want to be your own boss and at the same time do something you love? Sumali sa sure hit na negosyo. Magtayo ng sarili mong food trailer business. The Bailiwick Academy will be your ticket to starting, launching, and running your own business on wheels. Once you're done, you'll already be a bona fide food trailer pro. Walang kahirap-hirap. Dahil kasama mo ang The Bailiwick Academy every step of the way. Branding. Mobile photography. Business basics, food preparation and sanitation. Marketing and sales. Accounting. Legal assistance. Food trailers offer a unique and exciting business opportunity. Para sa inyo, who wants to turn their passion and love for food into a profitable business. Be a successful food trailer owner just like them. Ako po si Daryl Escobio, owner ng isang food trailer sa food truck. I decided to invest in food trailer because number one is yung mobility niya. So it's easy to find the location, no? And another thing is instead of the customer will find me, I will find the customer, no? I can bring the business to the customers. Whatever you put inside the food trailer, so you can bring it anywhere. Eh. So kung sa isang location hindi siya nag-work, you can transfer it to other location na walang nawala sa iyo. Dala-dala mo lahat ng investment mo. The ROI in food trailer business, no? Mabilis lang. 2 to 3 months bawi mo na eh. Average sales ko is 458,000 a month. So kita ka pa. Balik in 3 months bawi mo na, may kita ka pa. I'm Lionel Angeles, 29 years old, owner of Mama Bas Food Corp, and I also own one food trailer. Having a food trailer, nakikita ko yung business ko. Ito yung makakatulong sa akin para mas tumagal pa sa business. I enjoy what the food trailer can offer. So it gives me the peace of mind in terms of the issues between having like the renovation, the relocation, and then mobility. Ang experience ko during nang mag-operate na ako with the food trailer setup. So napaka-overwhelming. Siyempre, in terms of aesthetic, bumugso ang dagsa ng mga customer ko dahil napakaganda po talaga ng setup. With having this food trailer, I'm able to have a consistent sales of more than 6-digit. Ayun, napakalaking impact nun. And then aside from that, yung pagkakaroon kasi ng food trailer sa akin is parang ano ko to eh, part siya ng dream ko. Definitely, I would recommend na mag-food trailer sila. Ang pinakamali ko before, hindi ko pa siya ginawa na mas maaga. Bakit ngayon ko lang siya ginawa? Excited? Mag-all-in na! Dahil kami ay all-in to guide you every step of the way. So guys, ano pa inaantay nyo? Start your food trailer business today. With Food Trailer Fundamentals, build and grow your food trailer business. Only here, where we turn your passions into profit. Oh, di ba? Only here at the Bailiwick Academy. Okay. So guys, ano pang inaantay nyo? Enroll na. Yung link ba nasa comment section na? Ay, meron pang follow-up question dito. May nakita pa pala ako. Ano daw difference ng bookkeeping and accounting? Kasama yung bookkeeping, no? Sa ano? Sa class? Bookkeeping kasi ma'am, ano eh? Recording. Yun lang siya, recording. Recording lang. Lang. Ang accounting kasi is you have to lahat eh, hanggang sa producing financial statement, pati pag understand it, read it, analyze it. Yun. So buo siya, mas comprehensive talaga yung accounting. Yung bookkeeping, isang part lang siya. Yeah, okay. So yung part lang siya nung accounting process.
yung ano, pagbo-bookkeep. Bookkeeping is just recording. Yan. So yung account, so gagawa rin sila ng financial statement nila dito. Tama ba? They can get a chance to make po, yung simpler lang para ano, madali step by step po. Oo, para hindi naman sobrang overwhelming sa kanila. Sila na yung mag-continue. Yes po, mas sunod talaga mahabang financial statement na talaga kaya na lang gawin. Baka magkaroon tayo ng parto dito, ha? Yung advanced accounting na. Grabe. Okay. So guys, I hope na answer yung ibang mga questions nyo dito, and for kapag yung mga yung in-depth na mga questions and other topics, yan nasa class na yan, guys. So punta lang kayo dun sa ano, sa website namin, click yung link na nandiyan sa comment section. Yun, para makapag-enroll kayo dito sa aming class, aming program. So get the Food Trailer Fundamentals program for only 40,000. O di ba? Murang-mura na, guys. Sabi nga ni Chef Ellie, no-brainer na to, guys, kasi ano, yung ano pa lang ninyo eh, maski si Miss Bell per hour, di ba? Per hour or yung monthly retainer nila ang mahal na. Grabe. Tapos ang dami pa nilang natin na speakers dito sa class, dito sa program na to, di ba? So, ayan, buti nga pumayag sila sa akin. Na ganito lang kababa yung sinarge ko din sa inyo, di ba? Yun. So, we're so super grateful dun sa mga, ano natin, sa mga speakers dito. Si, ano pala, Miss Trina, regarding business permit for food trailers, is it acceptable in any local government? Yes, acceptable naman po siya. Kung meron ka ng existing na ano, na business permit, ba 'yun? Yes, pwede siyang gamitin. So, ayan. All right, guys. Miss Bell, gusto mo bang ano, invite yung ating mga viewers tonight na mag-enroll dito sa ating food trailer class? Yes po. Hello, baby workers. Enroll na po kayo dito sa ating Food Trailer Fundamental Program. Isang part po dito is matututunan niyo po yung accounting for non-accountants. The basic accountings that you need for your business. Ito, pag natutunan niyo po ito, kahit anong pang business ang pasukin niyo, the trailer, yung pong mga bakings niyo, lahat yan, papasok po dito sa ating accounting mga knowledge. Magkakaroon kayo ng knowledge of accounting. If you can use it anywhere po talaga. So you enroll this, mura-mura na siya, 40,000 for, para lang po sa inyo ginawa ni Ma'am Grace to. Yes. Correct. So hindi lang siya applicable sa food trailer business ninyo, but on any business na meron kayo, kahit hindi related dito sa ano, sa food, di ba? So it's so nice to have you, Miss Bell. Thank you for your time and for making accounting a little less stressful para sa amin. Thank you, Miss Bell. Yes, thank you for joining us tonight, guys, and good night, everyone. Bye. Bye.